Magandang gabi mga kapamilya, narito na po tayo sa episode 243 ng FPJ's Batang Quiapo. Pinuntahan nga ni Noy itong si Tinding no, para malaman kung ano ba ang napag-usapan nila mag-ina. Sabi niya, Tinding, nag-usap ba kayo mag-ina? Sabi naman ni Tinding, Noy, maliwanag na sa akin ang lahat. Ang sagot ng anak ko, alam ko na. Tangi ako na lang talaga ang nagmamahal kay Tanggol. Huwag mong sabihin yan, Tinding, hindi totoo yan. May nagmamahal pa sa kanya. Hindi, Noy, napatunayan ko na yan kay Tess. Ako na lamang ang magmamahal kay Tanggol. Alam kong meron dahilan kung bakit ito nagagawa ni Tanggol. Alam kong meron pang pagbabago sa puso niya. Ngayon, ito namang si Rigor, pinaligpit na lang doon sa may-ari ng tindahan yung ano, napag-inuman nila ni Mando. At naisipan niyang tawagan itong si David. Nag-ring yung phone ni David at naantala yung pagsilip niya kay ano, Ramon. Anak, nasan ka ba? Kamusta ka? Tay, kamusta kayo dyan? Okay, maglala, ayos naman ako dito. Kailan ba uwi mo? Eh tay, na-extend ko kasi yung inaasikaso namin trabaho dito eh. Nandito ako ngayon sa Davao. Ako, anak, nag-aalala na ako. Napapaisip na ako sa trabaho mo ha. Di mo na inatupag yata yung pag-aaral mo. Tay, pasensya na talaga. Eh ginagawa ko naman maigi tong trabaho ko eh para bumawi rin sa inyo at para rin sa amin ni Camille, pamilya namin. Hindi ko naman nung sila pinababayaan eh. Eh tay, ba't ba parang galit kayo? Alata sa boses nyo ah. Eh paano kasi kanina anak? Ayon sa investigasyon namin, napag-alaman ko na merong anumalang ginagawa itong mga opisyalis ng koreksyonal. Pinapalabas silang kuya Tanggol mo para pumatay ng tao kapalit ang pera. Ha? Paano nakakalabas yun tay? Yun na nga eh. Kaya aalamin ko pa, isiguraduhin ko mananagot lahat ng mga opisyalis, yung mga namumuno ng koreksyonal. Sige lang tay. No? Ngayon, sabi naman ni Tess, Rigor, pwede ba tayo mag-usap? Ano na naman yun, Tess? Tungkol po kay Tanggol. Kung tungkol yun kay Tanggol, wala nang pagbabago ang anak mo. Rigor, para sa akin lang, kapag nahuli ba yung mga opisyalis na namumuno doon sa koreksyonal, ibig sabihin na mapapalitan na ba sila? Tapos, mapaparusahan ba si Tanggol? Ano ba yung paraan para tumino na siya? Oo, Tess. Ito lang yung paraan. Kasi nga, akala ni Rigor, nabilog na naman si Tess ng nanay niya. Sabi naman ni Tess, hindi yung tungkol doon. Inaalam ko lang kung totoo bang mapaparusahan yung mga namumuno sa koreksyonal kapag napatunayan mo ang kamalian nila. Siniguro ni Rigor. Ngayon sabi niya, oo, maaaring magbago si Tanggol kapag nangyari yun. Kasi nga mapaparusahan nga siya kapag nagkaroon nga ng bagong tatayo o bago mamumuno dun nga sa loob ng koreksyonal. Kaya aalamin daw niya, hindi niya to titigilan, mag-iimbestiga pa rin siya. No? Kaya napapaisip ngayon si na Chief Espinas. Sabi ni ano, Rigor, sige na, matulog ka na. Pinapatulog niya na si Tess. Samantala, naawa rin naman ako dito kina Marcing sa akin Nita kahit nakakainis sila, di ba? Hindi sila makatulog. Sabi ni Nita, Tart, hindi ako makatulog. Sabi naman ni Marcing, oo Tart, ako din. Para bang may bumabagabag sa isipan ko? Ang sakit-sakit ng nararamdaman ko, itong dibdib ko sumisikip. Sabi naman ni Nita, kamusta na kaya si Mukang? Hindi kaya siya pinapahirapan ni Albert? Nilayo niya sa atin na anak natin eh. Kung saan man ang anak natin, sana okay lang siya. Sabi naman ni Marcing, oo nga Tart, naalala ko si Mukang. Para bang mayroong masamang mangyayari? Hindi ako mapalagay. Umiiyak yung mag-asawa habang patay ang ilaw. Nakakaawa sitwasyon nila eh. Nagyakapan sila habang sila nakahiga. Kita mo sitwasyon nila ngayon, di ba? Biglang lagapak. Talagang binalas, kinarma si Marcing sa kasinita. Nakaawa rin ang sitwasyon nila kahit nakakainis sila, di ba? Nakaramdam sila ng kutob para ba may masamang nangyari. Samantala, ito naman si Olga, nag-report na sa kanya itong si Pito sa kasi na Diego. Sabi, Madam, nagpunta na kami sa ospital. Pinantayan namin maigi sila si Berino. Wala silang nakuhang ibang mga balita. Eh talaga naman wala silang iba pang makuha ang balita eh. Dahil nangyari na. Bukod doon, bantay sa lakay pa ang mga pulis kaya hindi sila makakilos ng ayos. Natatawa si Olga. E paano naman kasi, hindi na babalik pa si Monique? Dahil wala na siya. At panigurado,
baka nga nailibing pa yun ni Tanggol eh. Kaya wala na, hindi na siya babalik pa. Sabi naman ni Diego, Madam, paano nga po pala si Tanggol, baka hinahanap tayo nun. Eh di hanapin niya, alam niya ba kung saan tong bagong lugar natin. Kung magkataon man, uunahan ko siya, sabi niya no. Nakakatuwa lang. Dahil hindi naman niya ako nakita. Wala naman nakakita sa atin kung sino bumaril kay Monique. Tanging nakita lang ni Tanggol ay si Ramon. Kaya magpapatayan ng mag-ama. Diba? Ngayon sabi naman ni Pakito, Madam, hindi kaya palabas-labas ng presinto yan sa Tanggol sa koreksyonal. Kaya ayaw niyang ibigay niya ni Balatuko ni si Tanggol dahil ginagamit pa nila. Kailangan pa nila si Tanggol. Sabi naman ni Olga, kung totoo nga yung mga yan, kailangan kong alamin yan. Tatawagan ko yung kontak ko. Tinawagan niya si Balatukan. Ayos sagutin ni Balatukan na istorbo siya sa kanyang trabaho. Nabigla siya, kaya ang nangyari, tumayo siya agad para puntaan si Chief Espinas. Sabi niya, Chief Espinas, tumatawag po sa akin yung kliyente ko na gusto magpapatay kay Tanggol. Sabi ni Chief Espinas, eh di huwag mo sagutin. Ang dami-dami na nga natin iniisip dito, pero problema yung tungkol kay Tanggol sa ginawa niya. Tapos dadagdag pa yan. Ayusin na muna natin itong problema dito at kapag naging maayos na, saka natin balikan yung kliyente mo. Huwag mo na muna sagutin. Na bad trip si Olga, sabi ni Olga. Buisit na balatukan to. Hindi niya sinasagot ang tawag ko. Maaaring totoo nga ang hinala ko. Napagtagpi-tagpi ko na ang lahat. Kaya kailangan ko talagang puntahan si Tanggol para makasiguro. Ngayon, sunod na eksena, pinuntahan siya ni David. Oh, anong pakay mo? May sabihin ako. Kamusta na yung investigasyon mo tungkol kay Tanggol? Wala pa. Wala pa akong balita. Ang hina naman ng mga tauhan mo. Naunahan pa kita. Ano ibig mo sabihin? Tumawag sa akin si tatay at sinabi niya sa akin na maaaring totoo nga yung hinala niya base sa kanyang investigasyon na pinapalabas si Tanggol sa may koreksyonal para gumawa ng masama para pumatay ng mga tao kapalit ang pera. Ano? Sabi ni David, ano? Niloloko niya si Olga. Kung ganun totoo nga, sabi ni Olga. Ano? Sabihan mo kasi ang mga tauhan mo na gawin nila na maayos ang trabaho nila. Wala kasi silang kwenta eh. Nauna pa kita ng tatay ko, sabi ni David. Ngayon nabuisit na talaga si Olga, sabi ni David. O, anong plano mo ngayon? Ano nang gagawin mo ngayon? Nabatrip si Olga, sabi ni Olga. Manahimik ka. Baka malintikan ka na naman sa akin. Napuno na si Olga, napuno na eh. Napikon. Ngayon, kinuwelyohan niya si David. Kasi sinusubok siya ni David, inaasar siya eh. Ngayon sabi ni Olga, pupunta ako ng koreksyonal bukas na bukas. Aalamin ko kung ano ang ginagawang kabalbalan ni Tanggol sa loob. Sabi ni David, yan nga ang dapat mong gawin. Pero meron akong tanong, kung babalik man ng koreksyonal o presinto si Tanggol, nasa si Mokang? Dapat kasama niya to. Sabi ni Olga, simple lang, iniwan niya si Mokang. Ha, imposible mangyari yan. Lalabas si Tanggol para puntaan si Mokang, tapos magkakahiwalay ulit sila. Kilala ko si Tanggol, hindi yan mabubuhay nung wala si Mokang. Lagi silang magkasama, kaya imposible. Sabihin na natin na nakabalik na nga si Tanggol or saan siya binalik doon. Paano si Mokang? Saan siya tutuloy? Ba't siya nawawala? Ngayon sabi ni Olga, huwag mo nang problemahin yan. Dahil hindi naman talaga natin problema sa ngayon si Monique. Wala na akong pakialam sa kanya. Wala na siyang silbi. Kaya huwag mo nang isipin yan. Makakadagdag lang yan sa isipan mo. Ngayon sabi ni David, okay sige, sabi mo eh. Bigla na siyang umalis at nakahinga ng maluwag si Olga. Tapos sabi ni David, no, thank you ah, sabi. Ngayon, lumabas si Olga, sabi niya, kung totoo man ang sinasabi ni David, kailangan ko itong patunayan, kailangan kong puntahan si Tanggol bukas. Ngayon, eto na, bumalik na nga si Tanggol. Nakita siya ng mga kaibigan niya kasama si Ben. Ito lamang si Mayor, nakatingin din kay Tanggol. Pinuntahan siya ni Teng, sabi ni Teng, Tanggol, saan ka galing? Sabi ni Tanggol, galing ako kay Chief Espinas, nakipag-usap ako sa kanya. Oh, anong sinabi mo? Humiling ako sa kanya na kung maaari,
bigyan pa tayo ng isang pagkakataon, bigyan tayo ng panibagong misyon, o di kaya pagpatuloy yung misyon na naudlot natin, yung nasira. Ha? Delikado yan, Tanggol. Delikado yung binabalak mo, alam ko yan. Ano? Para makapaghigante, isasabay mo yung paghihigante mo kay Mukhang? Ten, buo na ang loob ko. Diba sinabi ko na sa inyo, nakapag-desisyon na ako. Gagawin kong sangkalan ang misyon na to para makapaghigante at hanapin kung sino ang pumatay kay Mukhang para mabigyan siya ng hustisya. Tanggol, isipin mo rin. Delikado ang gagawin mo. Paano kung malaman to ni Chief Espinas? Nalabas na sa trabaho yung ginagawa mo. Napaparusahan ka, alam ko yun, Teng. May sabi naman ni Chief Espinas, oh, balatukan. Ano nang report tungkol doon sa dalawang pulis? Chief, nabalitaan ko po, ito yung mga records sila. Yung dalawang pulis, okay naman sila. Pero yung isa, yung Dimagiba, meron siyang pangit na record, isa lang. Ano yun? Nabigyan siya ng suspension. May ilang taon na nakalilipas. Matapos niyang tanggang patayin si Ramon Montenegro. Ngayon, nabigyan siya ng parusa dahil nilabag niya yung anti-trafficking law. Sabi niya, no? Teka, parang pamilyar sa akin ang pangalan na yan, Ramon Montenegro. Diba yun yung naungunang drug lord? Yung isa sa pinakadelikadong drug lord dito sa Pilipinas noon. Opo, tama po kayo. Pero nakulong yun, diba? Tapos nakalaya, nakalpas, at ngayon pinaghahanap, most wanted. Delikado pala tayo dyan. Hindi pala po pwede na investigahan natin yan si Dimagiba. Wala na bang mahanap pa na packet na records niya? Wala na po eh. Nako, negative tayo nito. Dapat talaga meron tayong makitang packet na records niya para kapag bumalik yan dito at nag-imbestiga, meron tayong panakot sa kanya. Samantala, itong mga Marisol na kaibigan ni Mayor, Mayor, mukhang may binabalak na naman ang grupo ni Natanggula, sabi ni Mayor, subukan lang niya. At idami niya ulit si Bubbles. Mananagot sa akin yung mga yan. Pagpapatayin ko na silang lahat. Binalaan niya na, no? At dito na po nagtatapos ang review ni Rika para sa gabi nito, mga kapamilya. Abangan natin sa Lunes ang sago pa ang Tanggol versus Bong. Ako po, ito na, magaganap na. Ito na yung pinakahinihintay natin. Mapapatay na kaya ni Tanggol si Bong o mabubuhay pa ang karakter dito ni Bandol bilang si Bong? Yan ang pakatutukan natin dahil paganda talaga ng paganda ang bawat tagpo dito sa FTJ's Batang Quiapo ngayon Lunes na yan, mga kapamilya. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, kung maaari makahingi ako sa'yo ng subscribe at i-click mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng FTJ's Batang Quiapo and other kapamilya shows tulad nito. Happy weekends, mga kapamilya. Happy New Year. Maraming salamat po sa inyong panonood and God bless us all.